Magandang umaga, mga bata. Ngayon, tayo muna ay manalangin bago natin umpisahan ang ating diskusyon ngayong araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating attendance. Mayroon bang lumiban ngayon sa ating klase? Magaling kung wala. Ipagpatuloy nyo lamang ang hindi nyo pagliban sa ating klase. Ngayon, dumako na tayo sa ating motibasyon upang maganahan kayo sa ating pag-aaralan. Ngayon, tignan ninyo ang litrato at tukuyin ninyo kung ano ang mga nakagulong letra na nakaugnay sa litrato. Ano ito? Hulaan ninyo. Magaling, tignan natin. Ito ay cubiertos. Dumako naman tayo sa pangalawa. Iyan. Ano kaya iyan? Tignan ninyo ang nasa litrato. Ano? Anong sagot? Tignan natin. Tama! Bahay na bato. Eto kaya. Tignan ninyo ang nasa litrato, mga bata. Tignan natin. Barot saya. Magaling! Iyon ay, ang mga ipinakitang litrato ay may kaugnayan sa ating pag-aaralan ngayon. Dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Malaki ang pagbabago ng kultura ng mga Pilipino mula sa kinagisnan at kinasanayan na pamumuhay noong sinaunang panahon. Nagbago ang anyo ng musika, sining, lutuin, arkitektura, panitikan, pananamit at sistemang pang-edukasyon ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol. Ngayon, dumako naman tayo sa musika. Bago dumating ang mga Espanyol, gumamit ng mga katutubong Pilipino ng iba't ibang instrumento para sa kanilang ritual at gawain sa pamayanan. Ilan sa mga ito ay ang gangsa. Ito ay ang gong na ginagamit pa rin ng mga katutubo ng taga Cordillera. Kaleleng naman ay ginagamit ng mga taong taga Bontoc Province. Tambuli, gawa sa sungay ng kalabaw, ginagamit ng mga Tagalog. Ilan sa mga katutubong sayaw ay ang tinikling at itik-itik. Alam naman natin na ito ay karaniwan pa rin sa atin at ginagamit o isinasayaw pa rin. Pagdating naman ng mga Espanyol, natutunan natin tumugtog ng mga instrumentong pangmusika gaya ng plauta, harpa at piano. Natutunan nating awitin ang mga awit, pansimbahan at harana ng isang pundiman o awit pagsinta. Itinuro sa atin ng mga Espanyol ang sayaw na lahota at polka
pandango sa ilaw at karinyosa sayaw ng panunuyo o panliligaw. Sa atin, ang pandango sa ilaw at karinyosa ay karaniwan pa rin sa eskwelahan noong tayo ay mayroong pang face-to-face class. At siguro naman sa ibang mga paaralan ay ginagawa ito sa paraan ng pag-video. Dumako naman tayo sa sining. Bago dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubong Pilipino ay mahilig sa pagtatato ng kanilang mga katawan. Ginawa nilang isang malaking canvas ang mga pader sa mga kuweba at dito nila iginuit ang kanilang mga naging karanasan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Diba sa history, pinag-aaralan natin ito. Nag-ukit din ang ating mga ninuno ng mga anito na siya naman nilang sinasamba at dinarasal. Sa atin, meron pa rin ganito, diba? Sa mga Catholic, diba? Ito ay paraan upang parang ipinapadaan nila ang kanilang panalangin sa paraan ng pagdarasal sa simbahan sa mga santo na naroroon. Pagdating naman ng mga Espanyol, kalamitan ng tema sa mga likhang pinta at estruktura sa panahon ng mga Espanyol ay panrelihiyon. Ayun daw, nung pagdating daw ng mga Espanyol, ang kalamitan nilang nililikha ay nililikhang mga estruktura ay pang-relihiyon o relihiyoso, ganon. Pinipinta din at inuukit nila ang mga wangis ng mga santo, Birheng Maria, at ang mahalagang tagpo sa Biblia. Nag-uukit din sila ng mga disenyo sa iba't ibang bahagi ng simbahan ngayon din sa karosa ng mga santo. Natutunan din nilang gumawa ng altar sa simbahan. Ngayon, dumako naman tayo sa lutuin. Ano nga ba ang lutuin bago dumating ang mga Espanyol? Simpleng mga lutuin lamang ang kayang gawin ng ating mga ninuno. Kalimitang ihaw at minsan ay sariwang pagkain ang kanilang kinakain noon. So, bago daw dumating ang mga Espanyol, simpleng pagkain lang, walang sarsa, ganon, basta parang nilaga, or meron din yung sariwa pa siya, pero kinakain na nila, ganon talaga yung mga kinakain ng ating mga ninuno. Madalas silang nagkakamay sa pagkain kung minsan ay ginagamit nila ng mga kasangkapang gawa sa kahoy o di naman ay yari sa metal ang kanilang mga kagamitan sa hapagkainan. Pagdating ng mga Espanyol, ipinakilala ng mga Espanyol ang iba't ibang lutuin tulad ng menudo, afritada, relleno, mechado, paella, puchero, caldereta at leche flan. Ito, 'di ba kapag may mga handaan or pagdiriwang, ito yung kalamitang niluluto natin ngayon. Hindi natin alam, ito pala ay ay impluwensya ng mga Espanyol sa atin at ito naman talaga ay napakasarap, 'di ba? Kapag nasa ano to, handaan. Nadagdagan din sa pagkainan ng mga pagkain na kare-kare sa tulad ng hamon, sardinas, longganisa at iba pang pagkain na nakadelata. Natutunan din nating uminom ng kape at chocolate. O tsokolate. Natutunan ng mga Pilipino na gumamit ng kubyertos. Eto tayo ngayon, yung mga mayayaman ngayon, di ba?
o tayong mga Pilipino, gumagamit tayo ng mga kubiertos, kutsara, tinidor, 'di ba? Pag kumakain tayo. So ngayon naman, tumungo na tayo sa arkitektura. Ano nga ba ang arkitektura bago dumating ang mga Espanyol? Ang mga tahanan na mga katutubo bago dumating ang mga Espanyol ay karaniwang yari sa kahoy. Nakakaiba-iba rin ito ayon sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ilan sa mga uri nito ay ang mga sumusunod. Tirahan sa kuweba. Ito yung tirahan sa kuweba naman, yung mga mangangaso noong unang panahon, yung mga ninuno natin. Bahay na kubo, ito din yung mga nagpapalipat-lipat ng tirahan. Tirahan sa may baybayin ng dagat, ito naman yung mga mangingisda na kinamumuhay nila is yung pangingisda. Pang-apat, tirahan sa punong kahoy. Ito yung mga, parang nangangaso din sila, pero yung mga hayop na ano, yung mga hayop yung kanilang kinukuha. Or parang dun na sila yung, sila namuhay. Mas komportable sila sa ganong pamumuhay. Panglima naman, bangkang tirahan. Ito is para, kamukha din siya ng tirahan sa may baybayin ng dagat. Ang pamumuhay din nila ay nasa karagatan, sa mga ilog, ganon. Pagdating naman ng mga Espanyol, upang gawing matibay ang mga pinapatayong mga estruktura tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato, noong panahon ng kolonyalismo, ginamit ng mga Espanyol ang estilong Antillean. Ang estilong ito ay buhat sa Antilles sa Central America at hindi mula sa Spain. Ito ay pinaghalong impluwensya ng arkitektura ng Byzantine, Baroque, Gothic at Moro. Ito siguro yun yung mga pader, 'di ba? Ganun na ngayon yung mga gusali o pampublikong gusali. Tumungo naman tayo sa panitikan. Bago dumating ang mga Espanyol, ang panitikan ng ating mga ninuno ay karaniwang pasalita at pasulat nilang ginagawa. Ang pasalitang panitikan, ang sabi sa lawikain, bugtong, suliranin at indulanin. Pasulat na panitikan naman ng daragan ng mga Maranao. Ibalon naman ang mga Bicol at Tarsila naman ang akala ng ang salaysay ng pinagmulan at pinagmulan ng mga taga-Sulu at Maguindanao. Pagdating ng mga Espanyol, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng paglimbag upang mapabilis ang pagpapalaganap ng aral ng Kristyanismo. Inalis ang mga naisulat na katutubong panitikan at ipinalit ang mga kwento ni Kristo. Ang doktrina Kristiyano na nailimbag noong 1953 ang unang aklat na naglalaman ng dasal. Isinalin ito sa wikang Tagalog upang lubusang maunawaan at maintindihan ng mga Pilipino si Gaspar Aquino de Belen, ang pinakatanyag na Ladino o tagapagsalin ng mga aklat sa wikang Pilipino. Ngayon naman, dumako na tayo sa pananamit. Bago dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubong Pilipino ay nagsusuot ng bahag para sa mga kalalakihan at barot-saya naman sa mga kababaihan. Ayan. Kilalang kilala pa rin ito dahil ito ay ang pambansang kasuotan ng mga Pilipino, ang barot saya. Pagdating naman ng mga Espanyol, natutunan ng mga Pilipino na magsuot ng damit na may estilong Espanyol.
Ang mga lalaki ay ipagsuot ng sobrero, pantalon, jacket at sapatos. Ito yung tinatawag nilang pamporma daw ngayong panahon natin. At ito ay naimpluwensya ng mga Espanyol sa atin. Naipagsuot ng mahabang palda at blusang yari sa pinong tela at barot saya sa pagsisimba ang dalaga at matandang dalaga ay nagsusuot ng belo. Natutunan din nilang gumamit ng painete. Diba ito yung mga servant natin sa simbahan, gumagamit sila ng belo. Ito pala ay galing sa Espanyol. Sa mga Espanyol pala natin ito na impluensya o nakilala. Ito naman ay ang sistemang pang-edukasyon. Bago dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubong Pilipino ay wala ng formal na edukasyon. Ibig sabihin, ang mga Espanyol, bago dumating ang mga Espanyol, wala pa tayong ganun kaanong pag-aaral, di ba? Tignan naman natin pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa. Ang mga paari o praile ang nagsigawa sa sistema ng edukasyon na pinapairal sa bansa, nagtayo ng mga paaralan para sa mga kabataan. Ngunit, ang mga mamamayan at ang dugong Espanyol lamang ang tinatanggap. So, ganun pa rin. Ngunit, nagkaroon na ng edukasyon sa ating bansa. Layunin nilang turuan ang mga Pilipino na mamuhay ayon sa pamaraang Kristiyano. Paaralang pamparokya unang itinatag ng mga misyonaryong Agustinian sa Cebu. 1589, itinayo ang Universidad ng San Ignacio. 1611, itinatag ang Universidad ng Santo Tomas. Naiintindihan nyo ba, class, ang ating pinag-aralan ngayon? Magaling kung ganon. Ngayon naman, ang mga naiambag ng mga Espanyol sa ating kultura ay lalong nagpayabong yon, class, ha, sa kung ano ang mayroon na tayo. Nadagdagan rin ang ating mga kaalaman sa iba't ibang larangan na naging susi upang makilala ang ating lahi at mas lalo na nating maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan dahil sa mga ito. Ito ay naging masama para sa atin kung di naging daan din upang tayo ay umasenso at marami pang mga bagay na matutunan at magagamit natin sa ating pang-araw-araw. Ibig sabihin, class, ang mga na-impluensya sa atin ng mga Espanyol ay hindi nakasama kundi nakapagpabuti at nakapagpalalim pa ng ating mga kaalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nakatulong upang tayo ay muling bumangon at madagdagan ng ating mga kaalaman. So, class, dumako na tayo sa ating pagsasanay. Kumuha kayo ng papel at ballpen at sagutin ang mga sumusunod. Babasahin ko ang panuto. Ilagay ang mga binago ng mga Espanyol sa ating kultura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang hanggang 7 tayo, ha? Pangalawa naman, panuto. Sabihin lamang sapat lang kung ang mga pangungusap ay bago dumating ang mga Espanyol at pagdating ng mga Espanyol. For example, etong una, barot saya. Bali, ang isasagot ninyo ay bago dumating ang mga Espanyol. Naiintindihan ba, class? Magaling! Ito yung number two. Number 3,
yung mga instrumento. Number 4, bahay na bato. Number 5, kubyertos. Muli ulitin ko, sabihin lamang, ilagay lamang sapat lang kung ito ay bago dumating ang mga Espanyol at pagdating ng mga Espanyol. Para sa inyong takdang aralin, mga bata, panuto, magbigay ng mga halimbawa na binago ng mga Espanyol sa ating kultura. Magbigay ng 5. Muli, magbigay ng mga halimbawa ng binago ng mga Espanyol sa ating kultura. Magbigay lamang kayo ng 5. Naiintindihan ba, mga bata? Magaling kung ganon. Ang inyong mga aktibidad o pagsasanay ay ipasa ninyo sa akin at ako na ang mag-check. At ang inyong takdang aralin naman ay i-check natin sa ating muling pagkikita. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Muli ako si Teacher Rose. Paalam!